2017, na-diagnose si Joshua na may general anxiety disorder. Nung time na nagpa-check up na ako sa psychiatrist, kasi parang ayun yung part na hindi na ako nakakatulog talaga. Yung nag-iba yung cycle ng tulog ko, tapos ang alam kasi nila sa akin jolly person talaga ako kahit saan . Labis at paulit-ulit na pag-aalala ang nararamdaman ng mga taong may ganitong sakit. 2012 nang unang magka-depression si Joshua. 16 na taon lang siya noon. Nagkaroon daw ng problema sa pera ang pamilya, kaya huminto siya sa pag-aaral para magtrabaho. Hindi niya ipinaalam sa mga magulang ang kanyang kondisyon. Since na ako yung inaasahan nila, parang ayoko na lang dagdagan kung anong problema namin, then ayoko na lang dagdagan kung ayoko na dagdagan yung problem ng parents ko. 2017, nagpa siya siyang magpatingin sa doktor. Naiisip na raw kasi niyang wakasan ng buhay. Sa pampublikong ospital, nagpatingin si Joshua. As in, sobrang anxious ko. Araw-araw ko nasa hospital, araw-araw akong pumunta ng iba't ibang hospital. Pero through public lang, sobrang hirap kasi parang nakikita ko rin yung mga katulad kong outpatient. Parang hindi pa rin sila nag-check up, sobrang tagal na. Tapos pabalik-balik na lang sila. Parang yung insert, mamamatay na lang yung pasyente bago ma-check up. Yes. Si Niresetahan siya ng doktor ng gamot. Pinaiwas din siya sa social media at pinayuhang magsabi sa kanyang mga magulang. Pinaiwas niya ako sa lahat ng processed foods. Tapos kape, milk tea. Ayan, pina-stop niya ako sa mga more on drinks na may caffeine. Yung lahat ng social media, pinalayo niya ako. Kasi parang baka doon nagsisimula yung depression ko. Baka doon kasi may nakikita ako na isang nagpo-post na gusto ko siyang parang baka gusto ko siyang makamit, parang ganun. Ayun po, baka nape-pressure daw po. For serious solution Hindi, meron. Mula sa araw-araw na pagkonsulta sa doktor, kada 3 buwan na lang siyang bumabalik dito. Libre sa pampublikong ospital. Umaabot naman sa 3,000 piso kada buwan ang ginagastos niya sa gamot. Sabi nga ng doktor ko na parang ang tutulong lang sa'yo yung sarili mo. So tinulungan ko yung sarili ko para gumaling ako. Hanggang sa medyo naka-recover na ako. Ang National Center for Mental Health o NCMH ang pinakamalaking pampublikong mental health facility sa bansa. Halos 47 ektarya ang laki nito. 1928, nagbukas ang NCMH sa Mandaluyong City. Mayroon itong 35 pavilions at cottages. Mahigit 50 naman ang mga ward dito. 4,200 ang bed capacity ng NCMH, pero hindi raw umaabot sa 4,000 ang pasyente nila. As the years go by, bumababa na yan. No? Because it is not because yung incidence ng sakit nababawasan, kundi nagkakaroon tayo ng mobilization sa ibang communities na mayroong mental health facility. So imbis na dadalhin dito, no, or after mapunta dito, when we discharge the patient, doon na sila nagpapacheck up. Sinusuri ang mga pasyente bago i-admit sa ospital. Bibigyan sila ng gamot kung malala ang kondisyon hanggang 7 araw o obserbahan ang pasyente. When we say acute, no, after their stint sa emergency room and then the admission and crisis intervention service, maximum of 7 days, kung hindi pa sila nag-improve at lalaki sila at adult sila, dito sila pupunta. Matapos ang unang 7 araw, ililipat sa ibang kwarto ang pasyente, depende sa kanyang kalagayan. So the receiving ward is ward 1. No? So dito, they will stay for 1 week ulit. The interview will be almost daily, no? Evaluation. Yung gamot would be a little more intensive. No? With the main purpose na after a week, na-abate na yan, yung mga symptoms na yan, for them to be ready to be transferred out to the common wards. Pwedeng manatili ng hanggang 3 buwan ang pasyente rito. After 1 week sa ward 1, no, receiving ward, after the evaluation of the doctor, no, at okay na sila,
bibigay sila, transfer sila sa ward 2 or ward 3. No? These are common wards. They would stay here for a maximum of 3 months. No? Kung may dumalaw, papauwiin. Kung walang dumalaw, 3 months. If they are improved na, then lilipat natin sila sa chronic improved wards after 3 months. So in so doing, itong buong Pavilion 1, hindi nagko-congest to kasi magmabilis ang movement. Bukod sa mental health condition, ginagamot din dito ang ibang sakit. Some of them are pure, they have other medical illness. No? Like for example, a patient with schizophrenia, which is psychiatric, will develop pneumonia. No? So, or a patient with major depressive disorder will have some form of, for example, fracture or any surgical problem. No? Hindi sapat ang mga medical staff sa ospital. Every day, no? We have a, although it's not the ideal nurse to patient ratio, but we see to it that we examine every patient every day, no? And try to monitor kung ano man ang magkaroon ng development ng medical illness. Tinitiyak din nilang maayos ang ospital. And treatment is evidence-based. No? Our shelter, ang ibig sabihin, yung mga pavilions, they should be maintained, no? Painted once in a while para maging malinis. At saka yung tanggalin yung mga hazardous, mga nakausli-usling ano dyan. No? And then our uniforms. So kailangan talaga yan. Department of Health o DOH ang nagpopondo sa NCMH. Ngayong 2019, mahigit 1 bilyong piso ang pondo ng NCMH. Halos 780 milyon ang napupunta sa personal services. Mahigit 220 milyong piso naman ang pondo para sa pagsasaayos at pagpapatakbo ng ospital. Now, we're trying to really increase the quality of service, no? Mental health service, no? With that, sa tingin namin, no, hindi pa siya sapat, but it is a welcome increase in our budget, no? From our small income, no? Income that is coming from the pay wards, fail health claims, no? Doon na pupunta, no? Inu-augment namin yung other services na kinulang sa budget. 2018, ipinasa ang Republic Act 11036 o ang Mental Health Act. Itinatakda nito ang pagbuo ng mental health policy, pagtugon sa mga pangangailangan at pagkilala sa mga karapatan ng mga may mental health condition. Even if you're living in the farthest and most remote area of the country, you would still be able to access those basic mental health services. Dumadalas na ang pag-uusap tungkol sa mental health, pero ang dami pa rin nating dapat baguhin sa pagtingin dito. Meron pa rin mga tao who discriminates against people with mentally ill patients or mentally ill individuals because of that stigma. So the work continues. Ang mental health condition ay may batayang medikal na maaring gamutin. Kaya nating tulungan at alagaan ang may ganitong problema basta't walang espasyo ang pangungutya at kung mauuna ang siyensya, pag-uunawa at malasakit sa kapwa. Thank you for watching, mga kapuso. If you like this video, subscribe now to GMA Public Affairs official YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for the latest updates.